You're watching Bad Aratiris Boxing Channel. Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Aratiris Boxing Channel, no? Pag-uusapan natin ngayon yung galit na galit ng mga boxing fans sa sinagawa ng World Boxing News na hindi isinama bilang kandidato ng Fighter of the Decade si Manny Pacquiao, no? Inulan sila ng mga email, mga komento na bakit hindi raw isinama si Manny Pacquiao sa kanilang mga tatlong kandidato, no? So kung sasariwain natin, naglabas kamakailan, 2 days ago, ng tatlong kandidato, no, sa Fighter of the Decade tong World Boxing News. Ito yung sina Andre Ward, napakagaling na si Andre Ward, si Floyd Mayweather, isang napakatapang na Floyd Mayweather, at Canelo Alvarez, napakalinis na Canelo Alvarez, no. Tignan natin bakit nila, balikan natin yung kanilang mga kinatwiran, no. So magbigay tayo ng reaction dito mismo sa World Boxing News. Hindi nila pwedeng ignore yung galit na galit na mga boxing fans, eh, no? Pinotakte sila. Kaya ito, maganda tong ginagawa natin, no? Punto per punto, sinasagot natin lahat ng mga argumento ng mga bumabaliwala o ng mamaliit sa mga achievement ng ating pambansang kamao. Ngayon naman, lahat ng inilatag ng World Boxing News na punto per punto kung bakit nila pinangangatwiranan, na patuloy na pinangangatwiranan na hindi dapat i-include si Manny Pacquiao bilang kandidato man lang. Kandidato pa lang, ha? Hindi pa Fighter of the Decade. Sa kandidato pa lang, inichepwera na nila agad, no? Yung tipong Andre Ward kasama, pero yung Manny Pacquiao ay hindi kasama, no? So sasagutin natin yan ngayon kasi nagalit yung boxing fans, no? Na kapapaboto lang. Alam nyo ba na nagbotohan tong World Boxing News? Marami sa inyo mga viewers to, inimbitahan kong bumoto kay Manny Pacquiao. At dahil bumoto tayo at alam natin ang pinakamagaling na boksingero, best fighter of the year, ay fighter of the year si Manny Pacquiao, mananalo si Manny Pacquiao. At natakot sila. Natakot sa kanilang ginawa. Kasi labag sa loob nila, pero wala silang magagawa. Pinaboto nila yung mga fans. Ngayon, hindi na nila sinama yung fans sa pamimili ng tatlo. Kung pabobotohin nila, tatlo lang ang pagpipilian. Si Andre Ward, si Canelo Alvarez, at saka si Floyd Mayweather. Ang tanong, nasan si Manny Pacquiao? Okay, balikan lang natin kung ano yung argument ng World Boxing News. Bakit hindi nila isinama sa final 3 ng kanilang pagpipilian para sa Fighter of the Decade, no? Una, ito yung mga ano nila, eh. Si Manny Pacquiao ay may 4 na talo. Yun lang, 4 na talo. Eh, alam natin yan lahat. Ang 3 dyan, disputed. Isa lang yung malinaw-linaw. Tinamaan siya ng lucky punch nito ni Juan Manuel Marquez. Pero ibig bang sabihin, mas dahil nanalo si Juan Manuel Marquez at nagretiro na, si Juan Manuel Marquez, pagdating ng araw, mas kikilalanin siya ng mga boxing world kaysa kay Manny Pacquiao? Malamang hindi. Mas malamang, mas malaki pa rin ang legacy. Hindi yung tinalo mo lang na isang beses. Diba? Okay. Undefeated daw si Mayweather at saka si Ward. Kaya sila, si Pacquiao daw, 4 yung talo. Dito sila nagsisentro, eh. 4 ang talo ni Floyd, ni Manny Pacquiao. Si Floyd Mayweather at saka ton si Andre Ward, undefeated. Ano ibig sabihin yan? Echepera na si Manny Pacquiao. Eh bakit si Canelo Alvarez kasama? Ito naman ang katwira nila. May talo nga si Canelo Alvarez, pero very active champion siya, no? So hindi nila po pwedeng tanggalin si Canelo Alvarez. Kasi halos every year lumalaban, eh, di ba? Very active champion siya halos ng 1 dekada. Hindi po pwede, kahit may talo. O, di ba? Nakukuha nyo?
bakit si Canelo Alvarez? O mamaya natin sasagutin yung mga bakit, no? Tapos, pumalag yung mga fans. Hindi po pwedeng hindi nyo isama si Manny Pacquiao sa pagpipilian. Di ba? Okay. So, anong sinabi ng mga fans? Actually, maganda tong sinasagot natin. Yung mga fans natin na mahilig na mag-email at mag-comment dito sa iba't ibang boxing news, nagkakaroon sila ng ano, no? Nabibigyan natin sila na eto yung mga panrebat dyan sa mga ano na yan, sa mga argument na yan. Okay. Yung patuloy natin sinasabi, malamang Filipino to, malamang mga viewers natin to, kasi tayo una nagsabi na kung fighter of the decade ka, dapat buong dekada kang aktibo, no? Dalawa yan. Bukod sa buong dekada ka aktibo, dapat sa dekada na yun, pumasok ka na champion at nagwakas ka ng champion, no? Si Andre Ward at saka to si Floyd Mayweather. Wag na si Andre Ward. Talaga namang hindi dapat kasama si Andre Ward, eh. Si Floyd Mayweather na lang. Si Floyd Mayweather, basically, after ng 2015, ay retired na yan, di ba? Yung laban niya, isa na lang yung laban niya. Kung bibigyan niyo na award yan, mag-create na lang kayo. Di ba? Best of first half of the decade o best half decade award. Dapat yun yung binigay niyo kay Floyd Mayweather. Pwede na yun. Pero yung best, di ba? Fighter of the decade, hindi ka nga naka isang dekada, eh. Ikalawa, champion ka ba nung huling dekada? Pati nga yung laban mo nung huli, hindi ka naman champion na nun, eh. Yun yung point ko, hindi mo nga pinagtatanggol yung championship kasi 2015 yung huli mo, di ba? Palagay mo ng champion ka kay Andre Berto. Eh hindi mo nga pinagtanggol, eh. Ayaw mong ipagtanggol. Ibig sabihin, kalahating gitna pa lang ng dekada, ayaw mo na ipagtanggol yung corona mo. Bakit? Oh, hindi natin alam. Ganyan ba yung fighter of the decade na gusto natin? Okay. Ito yung katwira nila. Sumagot, eh. Sumagot yung World Boxing. Yung kasi yung katwira ng mga tao, no? Half decade, tapos yung isa, yun nga. Yung buong dekada ka dapat aktibo. Buong dekada ka dapat pound for pound. Buong dekada ka dapat. Yan yung argumento natin. Buong dekada ka dapat pound for pound. Buong dekada ka dapat na at least pabalik-balik ka sa championship. Hindi papasadyan si Floyd Mayweather. Si Andre Ward na wala nakakakilala sa labas ng Amerika, pinipilit nilang ipasok, hindi rin dapat kasama dyan. Di ba? Okay. Punta na tayo sa sagot nila. Ito yung sagot ng nakakatawang sagot ng World Boxing Network matapos magpadala ng mga email yung mga fans ni Pacquiao. Bakit? Kasi kinakailangan nila sagutin, eh. Ang dami, pinotakte sila. Bakit hindi nyo sinasama? Mawawalan kasi sila ng kredibilidad sa mata ng mga fans. Di ba? Ito yung sagot nila. Pag nanalo daw si Pacquiao, siya ang magiging best fighter for the last 20 years. Di ba? Hindi daw katanggap-tanggap na siya maging best fighter for the last 20 years. Kaya hindi na nila isinama. Okay? Ang tanong ko, yun na yun. Eh kung paano kung siya nga yung best fighter for the last 20 years? Dahil ayaw nyo lang, disputed daw yun. Kukwestiyonin daw ni Mayweather. Bakit daw kukwestiyonin ni Mayweather? Okay. Kasi convincingly, tinalo siya ni Floyd Mayweather. Sige, yung mga argument muna nila. Okay. Si Canelo naman daw, kaya kasama sa pagpipilian. Kasi si Canelo daw ay very active for the decade, no? Siya isa sa pinaka-active na champion sa isang buong dekada. Okay, maganda rin ang katwira nila. O, di ba? Tapos yun na nga, no? Yung si Mayweather at saka si Andre Ward ay undefeated sa decade na to. Okay din, di ba? Para, ulitin natin, ha? Si Mayweather at saka si Ward undefeated kasi. Okay? So, hindi pasok si Pacquiao kasi may apat siyang talo. Si Canelo Alvarez naman, very active na boxer. O, dito na tayo sagutin natin yun. Kaya hindi raw nila sinama si Manny Pacquiao kasi convincingly, tinalo raw siya ni Mayweather. Mahirap naman na a-awardan si Manny Pacquiao na best fighter sa 20 years, for the last 20 years, samantalang
tinalo siya convincingly ni Mayweather. Ang tanong, si Canelo Alvarez ba, hindi ba tinalo ni Floyd Mayweather convincingly? Kaninong pagkatalo ang mas convincing para kay Mayweather? Ang panalo ni Mayweather kay Canelo Alvarez, ang mas convincing na panalo kaysa sa panalo ni Mayweather kay Pacquiao. Dahil alam natin lahat na sa judges lang nanalo si Mayweather kay Pacquiao. O ngayon ang tanong, tinalo rin convincingly ni Mayweather si Canelo. Bakit kasama sa pagpipilian si Canelo Alvarez? O diba? O kung ang pagpipilian lang natin ay undefeated, bakit yung Thailander na 53-0, si Minonghitin Hindutin, ay hindi sinama sa pagpipilian? Di ba? Bakit si Manny Pacquiao na very active, yun lang kinakatwira nila kay Canelo, kaya kasama si Canelo, very active si Canelo na champion. May mas active pa ba kay Manny Pacquiao na champion? Active nga siya eh. Sa ka-activean niya nga, nilabanan niya lahat na mabibigat ng kalaban, walang pinipili. Ibig kong sabihin, bakit niyo tinatanggal si Manny Pacquiao sa pagpipilian pa lang? Kasi ang katwiran niyo, pag nanalo. Hindi pa nga sa pag nanalo eh. Diba? Pagpipilian pa lang, tinanggal niyo na si Manny Pacquiao. Doon nagagalit yung mga boxing fans. Kilala namin si Manny Pacquiao, alam namin na yung kakayahan ni Manny Pacquiao. Si Andre Ward, bakit kasama lagi si Andre Ward? Sino ang mga nakalaban ni Andre Ward? Sapat na ba yun? Undefeated ka lang, bakit hindi nyo sinama si Minonghitin Hindutin, yung taga sa Thailand, na 53-0? Buong dekada yan dito. Ang point ko, takot na takot kayo na madeklara si Manny Pacquiao na best fighter of 20 years. Yun yung sinabi nila eh. Hindi raw karapat-dapat na madeklara. Hindi pala karapat-dapat eh. Ang tanong, tinalo ba ni Canelo si Pacquiao? Hindi rin eh, di ba? Tinalo ba ni Andre Ward si Pacquiao? Hindi rin eh. Bakit sila kasama? Si Pacquiao hindi. Kung yung pagbabatayan nyo lang kay Pacquiao, yung panalo ni Mayweather kay Pacquiao. Okay. Para sa kaalaman nyo, at eto lahat ng mga boxing fans, eto yung angal nyo sa kanila. Hindi nila nasagot eh. Hindi nila sinagot yung argument natin. Half decade lang yan si Pacquiao, ay si Mayweather na lumaban. Half decade lang siya at mga pinili niya pa. Piling-pili yung mga boksingero nilabanan niya sa half decade na yun. Hanggang 2015 lang eh. Iko-consider nyo ba na seryosong boxing yung MMA fighter na nilabanan niya ng 2017? Kung hanggang 2015 ka lang lumaban, isang dekada ba yun? Ibig sabihin, kung tinuloy-tuloy niya yung laban niya, mula 2015, taon-taon siyang lumalaban hanggang 20, baka natalo na siya. Kung nilabanan niya yung mga best fighter, lalo na yung mga batang boksingero ngayon. Kaya hindi na siya lumalaban, hindi siya mananalo. Kala Turman, kala Spence, kala lahat yan gustong labanan pa ni Pacquiao. Okay, etong argument natin sa kanila. Kailan nakamit ni Manny Pacquiao yung 8th Division World Championship? Dito sa dekada na to, 8th Division, kailan niya nakamit yung 5 Lineal Championship? Dito sa division na to, kailan niya, ilang dekada ng kampiyon si Manny Pacquiao? Nagsimula siya 1990s. Si Pacquiao 2000, 2010, ngayon 2020 champion pa rin. Yan bang achievement na yan? Hindi pa sapat para maging fighter ka for the last, best fighter ka for the last 20 years. Basically, ang argumento ng World Boxing News, kaya hindi nila sinama si Manny Pacquiao sa pagpipilian kasi baka manalo si Pacquiao, nakakahiya kay Mayweather, natatalunin siya ni Pacquiao, tinalo niya lang yun. Pagpipat na ba yun? Para tanggalin nyo bilang kandidato. Yung pinagmamalaki nyo si Canelo na hindi nyo tinatanggal-tanggal eh. Producer, di ba? Napatunayan, nasuspindi. Si Manny Pacquiao ang pinaka-aktibo dyan sa mga sa apat na yan na hindi producer. Sino ang dapat nyong parangalan? Pag kasi pinangarangalan nyo si Mayweather, pwede na pala yun.
pwede pala sa susunod na dekada, tatlong taon ka lang, o kalahating dekada ka lang, dapat pala, isinama nyo na rin sa mga candidate, kasi pwede naman pala eh. Bakit hindi nyo sinama sila Lomachenko? Bakit hindi sinama sila Inoue? Ang sasabihin nyo, kasi later part lang sila ng dekada. Bakit si Mayweather? Diba? Yan yung point ko lagi. Nagke-create kayo ng mga... Hindi nyo pa i-award na lang. Dapat sinabi nyo, ang best fighter of the decade para sa World Boxing News ay si Mayweather. Dahil hindi namin maipaliwanag kung bakit siya. Kung ganun ang katwiran nyo, kaya ito, mamasisira kayo sa mga boxing fans kasi hindi nyo maipaliwanag yung pagtatanggal nyo pa lang sa pagpipilian. Bakit masamang-masama ang loob nyo na isama siya? Bakit ayaw nyo gawing apat? O tanggalin nyo na lang si Ward? Eh, ano ba silbi ni Ward dun? Diba? Si Ward kasi, para may pagpipilian, at talo agad yun. Diba ganun yung si Ward? Talo na siya tsak eh. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kapatid, dito pa rin sa inyong paboritong boxing channel, Bad Aratilis po.